Night market sa Divisoria dinagsa ng mga Christmas shopper. At habang papalapit ang Pasko, posibleng bumaba pa raw ang presyo ng mga paninda. Narito ang report ni Cedric Castillo. Aabot daw ng hanggang 40,000 mamimili ang dumadagsa sa night market tuwing peak season. Paano ba naman, bagsak presyo rito ang halos lahat ng gift item. Sa halagang 100 pababa, marami ka na mapagpipili ang regalong laruan para sa mga bata. Sa iyong 150 pesos naman, may 2 pirasong t-shirt ka na. Napakarami ring pagpipilian ng mga tinging items na tigsa 10 hanggang 30 pesos. 7 p.m. hanggang hating gabi lang talaga ang schedule ng market. Pero habang papalapit ang Pasko, na-extend ito ng hanggang alas 4 ng umaga. Inaasahan daw ang ganitong kapal ng tao hanggang unang linggo ng Enero. Mag-Christmas rush eh, para mamili at mag-shop dito sa night market. Actually, dito sa night market namin, all year round naman to eh, January to December. Sa mga susunod na araw, magbabagsak pa raw ng presyo ang ilan sa mga tindahan para mag-ubos ng stock. Dahil dito, asahan na raw ang lalo pang pagdagsa ng tao. Kakapal pa o. Oh, mas madadami po lahat yan. Ngayon, konti pa lang. Dito, mura dito. Hindi dito na kami makipagsiksikan kahit maraming tao. Marami ka mabibili. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Samantala, para sa seguridad sa Northern Metro Manila, makakasama natin live sa ating studio si Northern Police District Director Police Chief Superintendent Samuel Pagdilao. Chief Superintendent Pagdilao, good morning po. Good morning sa iyo, Arnold, at ganoon din sa mga tagapanood ng iyong programa. Opo, kamusta na po yung ating nakalatag na mga security arrangement, lalo na po sa NPD ngayon pong Pasko? Full blast na po ang security procedures natin sa Northern Police District. Opo. Mula po nung nagsimula yung ating simbang gabi, mm-hmm, December 16. So lahat po yan, lahat ng simbahan, first of all, ano, lahat ng simbahan dyan sa ating area, opo, ay nakalatag po yung ating mga patrols. Meron po tayong nakatalagang at least 4 ano, policemen for every church. Mm-hmm. Maliban lang po doon sa malalaking simbahan, at least 8 po ang ating itinalaga dyan. Mm-hmm. At meron rin po tayong isang patrol car kada isang simbahan, or at least kung may mga clustered churches, at least meron pong isa. And then, katulong rin po natin yung ating mga barangay peacekeeping action teams at ganun din po yung mga barangay tanods. More or less, maabot po sila ng 2,000 na sila pong tinuturing natin mga force multipliers. So, apo, they are really of great help to us in providing security dun po sa ating iba't ibang lugar. Apo. At yung pong ating mga deterrent patrols, mula po simbahan, ang pupunta rin po yan sa mga markets pagdating po ng umaga. Opo. And then sa mga shopping centers, mga malls, mga entertainment areas, at ganun din po sa mga dining centers pagdating po ng gabi. So it's a 24 hours round the clock, 7 days a week. So yun po yung ating ibinibigay na protection, security sa ating pamamayan, lalong-lalo na nitong Kapaskuhan. Superintendent, sa kabila ho ba ng mahigpit yung seguridad, may mga nahuhuli pa rin kayo pasaway? Opo, meron. Kamakailan lamang po, merong nahuli ang Caloocan Police, mm-hmm, ang 3 pong mga hold-uppers. Ano? Yun po yung mga bumibiktima ng mga... Bonus. opo, yung mga nakakalimot magbigay ng you know, yung sariling protection pa tanga-tanga natin mga kababayan. Kaya nga po, isa sa ating mga ginagawa, yung pong information operation kung saan po we remind our constituents, yung ating pong mga kababayan, na sa mga panahong ito, kinakailangan rin po talaga mag-ingat sila. Tama o ba yung mga biktima rin kasi parang sila pa'y nanunukso sa mga kriminal, no? Todo alahas, talaga yung cellphone nila, pinapakita pa nila. So mas maganda, simple nilang sila na lumabas ang bahay, no? Mag-mall man sila o magsimba, Superintendent. Tama po yan. At sa pamamagitan nga po ng media at ang mga kaibigan natin sa iba't ibang mga ehensya ng gobyerno, tumutulong, mm-hmm, rin po sila dun sa ating information operation para pumapaabot natin sa mga karamihan ng ating mga kababayan na sa mga panahong ito ang kinakailangan po talaga pag-iba yung pag-iingat. Talaga ang numero uno ngayong panahon, snatcher tsaka hold-upper ho? Opo, yun po sa mga malls, yung mga snatchers, mm-hmm, at yun pong mga street crimes na tinuturing natin, yung mga kababayan natin na, alam nyo po, katulad na nabanggit nyo, Arnold, mm-hmm, alam naman nila, no, na mga alanganing lugar, doon para sila gumagamit ng mga cellphones, okay, sila po yung mga kadalasan na bibiktima. Ayan, mensahe sa mga taga-Caloocan, Malabon, Navotas, at Valenzuela, Superintendent.
Opo, unang-una maligayang Pasko po sa kanilang lahat at makakaasa po sila na ang kanila pong kapulisan sa Northern Police District ay wala pong tulog yan, 24 hours, 7 kung tawagin, ang aming pong pagbabantay mula po sa simbang gabi hanggat sa doon po sa iba't ibang mga lugar na pupuntahan nila. Shopping malls, we're also in full coordination with the mall security para po mapag-ibayo rin ano, ang kanilang pagbigay ng security sa kanilang mga shoppers, mga constituents. Kaya nga po, nagkakaroon tayo ng mga practice drills or simulation exercises para po masubukan rin yung mga security plans and systems na in place sa kanila pong mga iba't ibang malls dito po sa Northern Police District. Okay, maraming salamat po. Maligayang Pasko, Superintendent. Thank you po at Merry Christmas to one and all. Police Chief Superintendent Samuel Pagdilaw, Director po ng Northern Police District. Sa ibang balita, mga kilalang personalidad sa showbiz at politika nagsama-sama sa engrandeng birthday party ni Manny Pacquiao. Sweet na sweet namang kinantahan ni Jinky ang kanyang mister. Agaw eksena rin si Mommy Janisha. Narito ang report ni Ian Cruz. Bago mag-alas 7 ng gabi, sunod-sunod ang dating ng mga kaanak at kaibigan ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa KCC Convention Center. Ilan sa mga kilalang politiko ang nakiparty gaya ni na Senator Manny Villar at Bongbong Marcos. Present din ang ilang miyembro ng gabinete gaya ni na Secretary Margarito Teves at DOH Secretary Francisco Duque. Pahuhuli rin ba ang tatay-tatay ni Pacman na si DNR Secretary Dito Atienza? Andito rin si Deputy National Security Advisor Chavit Singson. May mga dumating din mula sa hanay ng showbiz, kabilang mga kapusong sina Diana Meneses at Glyza De Castro. Itong patong ang birthday cake ni Pacman na makabayan ng tema dahil kasama sa disenyo ang watawat ng Pilipinas. Ang masarap na hapunan, sinabayan naman ang tila isang konsyerto ni Pacman kasama ang banda. Dalawang set na may tigpitong kanta ang kinanta ni Pacquiao at Lito Camo. Pero bago matapos ang unang set, kumanta ang miss ni Pacquiao na si Jinky ng Awiting You na pinasikat ng Carpenters. Sweet na sweet ang mag-asawa at may punto pang ang sumasabay sa pagkanta si Pacman. Sa isang matamis na halik, nagtapos ang awit. Ang mga anak ng pambansang kamao na sina Jimwell, Michael at Princess nagbigay ng dance number kasama ng kanilang mga pinsan. Pumalik din sa entablado si Mami Jonisha na nagpamalas ng kanyang dance move sa ballroom. Wish raw ni Mami D ay maging masaya ang kanyang anak. Pinasalamatan din ito ang manugang na si Jinky dahil di raw ito nagpa-apekto sa nangyaring mga intriga tungkol sa mister na si Manny. Lalang payo mo sana ko, sana maligaya sa ngayon sa kaarawan niyang yan ang nakita ko sana ko. Walang pagbabago kahit sa maliit pa siya, ito ang pinakita niyang kabayitan. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. At matapos ang kanyang birthday celebration, formal nang nanumpa si Manny Pacquiao bilang miyembro ng Nacionalista Party. Pasado alauna ng madaling araw kanina ng maganap ang oath-taking sa mansyon ng pambansang kamao sa General Santos City. Dumating sa pagtitipon ng standard bearer ng NP na si Senador Manny Villar, masaya raw ang pound-for-pound king na mapabilang sa Nacionalista Party. Bayanin naman siya tinanggap ng kanyang mga bagong kasama sa partido. Si Pacquiao ay tumatakbo sa pagkakongresista ng Sarangani. Tutusin, ako kasi ako galing talaga ako sa mahirap at siya naman ay galing din sa mahirap. Siya ang karapat dapat siguro na suportahan ko dahil alam niya yung damdamin ng mga mahirap. Ako naman in behalf of the party, tuwan-tuwa na nakakuha.